Yo, what up tennis friends around the world? At matagal ako hindi nakagawa ng tennis tutorials. Ito na sa tennis court ngayon. Ayun yung dalawang net. Ayan, dalawang net. So, matagal ako hindi nakagawa ng tennis tutorials kasi mas madalas nag-uulan-ulan. So, pag pwede naman ako, pag pwede naman yung court, ako naman hindi pwede kasi syempre meron din akong trabaho, yung mga ginagawa rin ako. Minsan naman, pwede talaga ako. Kaso nga yung tennis court naman, sobrang daming player, hindi ako makasingit. So, hindi mo na ako magte-tennis tutorials, mga tropes. At magbibigay lang ako ng ilang tennis advice, tennis mindset. May bibigay ko tennis mindset, piece of advice. Hindi para iparating sa inyo, di kaya sabihin sa inyo, sa ganitong larangan, expert ako. Napaka-batik ako sa ganitong larangan. Hindi para isipin niyo 'yun kundi para i-share ko sa inyo na meron akong natutunan na kaperanggot sa mga taong mas dihamak na mas magagaling kaysa sa akin. So, ang may advice ko lang sa mga naglalaro ng mga tennis diyan o kahit anong sports, pero tennis talaga, pang tennis talaga 'tong channel ko. Ibig ko sabihin, pwedeng yung mindset na 'to pwedeng maging applicable sa kahit anong sports. Ang may advice ko lang is before the match dapat always expect natin kung yung kalaban mo first time mo pala makakalaro o nakalaro mo na, expect natin bago mag-start ng laro, maglalaban na kayo, expect natin kasi mag-iisip ka na kayang-kaya ko tong kalaban ko na to, magiging overconfident ka na. Pag overconfident ka na, ang gagawin mo sa kalaban mo, i-underestimate mo na. Pag in-underestimate mo yung kalaban, hindi mo gana maibibigay yung best mo kasi kayang-kaya mo, nasa isip mo, kayang-kaya mo siya. So, expect natin. Hindi mo rin siyempre, yung contrary nun, hindi mo rin iisipin na sobrang galing sa'yo ng kalaban mo, hindi mo kaya. Kasi pag ganun, mawawalan ka na ng self-confidence, self-esteem, parang wala na, parang bababa na yung energy. Parang tinanggap mo na kagad na talo ka. So, ano lang, neutral lang, doon ka lang sa gitna. Ano lang, expect natin. Hindi mo i-expect na kayang-kaya mo yung kalaban. Hindi mo rin expect na hindi mo kaya. Kumbaga sa sports ng boxing, 'di ba? Si Manny Pacquiao, pag tinatanong ng mga nag-i-interview ng mga nag-a-analyst o di kaya kahit sinong sports na nag-i-interview sa mga opponent niya, mga kalaban niya. Tatanungin yung mga kalaban niya kung mga ilang round lang ba na papabagsakin nila si Manny. Kadalasan siya sagot na papabagsakin nila si Manny mga 2 to 3 rounds lang daw. Swerte daw kung maka-apat na rounds, basta 3 rounds lang daw knockout na daw si Manny. Pero hindi nangyayari 'yun, 'di ba? Napapaya sila. Pag si Manny naman tinatanong si Manny, mga ilang round na tingin mo makakatagal na papabagsakin yung kalaban, papa-knockout mo. Sasagot ni Manny hindi siya nagbibigay ng round. Masasabi ni Manny na let my hands talk inside the ring. Parang ganun, yung hayaan na lang doon na makita yung result, ganun. Yung face niya magsalita inside the ring. Hindi siya nagsasalita ng tapos. Diba? Hindi niya iniisip na hindi niya kayang kalaban niya. Hindi rin niya sinasabi na kayang-kaya niya kalaban niya. So, neutral lang, yun lang. Peace out advice ulit. Expect nothing. Hanggang sa muli mga tropes.